Wala akong nananalo. Pagkapwa Pilipino ang kalaban nyo, mga kator. Wala akong mananalo sa atin. Lahat tayo talo dito. Yan ang tandaan nyo. Ang masama lang kasi, tangina, yung walang kaalam-alam, dinadamay nyo. Yun ang masama. Ngayon, kung dinamay nyo yung mga tao walang kaalam-alam, abay, magpasensya kayo kung balikan kayo. O ngayon, magtatago ka kasi hahanapin ka na nila. Yari ka ngayon. Patay. Isa ka na rin bang laging update sa social media ngayon? Mahilig ka rin bang mag-Facebook? Manood ng YouTube? Makisimpatya sa mga bagay-bagay kung anong issue meron sa atin ngayon, ano ho mga kator? Pero bago yan mga kator, kung bago ka lang sa aking YouTube channel mga kator, inaanyayahan kitang mag-subscribe, mag-like, mag-comment sa ating video na gagawin sa ngayon mga kator. Kasi kung lagi kang update, malamang sa malamang, isa ka rin ngayon sa apektado sa nangyayari kung bakit nagsara ang ABS-CBN. Ano ho mga kator? At isa ka rin siguro sa mga nakikisimpatya, no? Sa mga kung ano ang sinasabi ng mga empleyado ng mga ABS-CBN o kaya yung mga artista nila, no mga kator? Na kung saan parang hindi na ho maganda yung mga kinalalabasan ng mga sinasabi nila. Ano ho mga kator? Ang nakakalungkot lang kasi dito mga kator, kapwa tayong mga Pilipino na mayroon tayong kinakaharap na problema ngayon, tapos itong mga ito is nakikisawsaw pa o kaya nakikidagdag pa. Sa halip na maging maayos is hindi, kubagkos nagiging cause pa sila ulit ng another na problema. Kaya yung ibang mga Pilipino, yung iba nating mga kababayan mga kator, is sa halip na maging matahimik ang kanilang mga kaisipan, is isa pa ito sa nagiging trigger para magalit sila o kaya magkaroon ng panibagong emosyon. Nagigits nyo ba mga kator? Kasi ang nangyayari dito mga kator, parang nagiging mangmang na ho ang lahat, no? So mga kator, hindi tayo dito nagmamagaling, no mga kator? Pero ito na lang muna yung masasabi ko siguro. Kasi kung isa ka rin sa mga mahilig sa social media, no? Mahilig sa YouTube, isa rin ho ako, mahilig din na magbigay opinion sa mga ganito. Pero minsan, sinasaloob ko na lang o kaya na lang, isinishare ko na lang kung ano yung medyo mas magandang balita. Pero dahil sa nangyayari sa atin mga kator, no, parang ang lahat ng mga nangyayari sa bawat isa sa atin, mga kapwa nating Pilipino, no, mga mamamayan nating Pilipino, is parang nagiging ibaw ang mga takbo ng pag-iisip nila. Paano masabi? So paano ko yan nasasabi, no, mga kator? Kasi ang iba, wala na hong control sa kanilang emosyon. Kumbaga, umiiral sa kanila ang bugso ng damdamin nila tapos nakakapagsalita na sila ng hindi maganda. Na kung saan, ito ay nagiging trigger para batikusin din sila ng iba. Nagigits nyo ba? No? Tama nga yung sinasabi ng iba. Minsan ako, nanonood lang ako ng mga ibang commentator sa YouTube, sa balita. Yung mahilig magbigay ng opinion sa sinasabi ng iba. Isa rin ho ako sa mahilig mga kibalita. Pero ang sa akin ho, minsan, nakakainit din talaga ng ulo ko minsan. Alam nyo ho yan, baka isa ka nga rin sa minsan, nagiinit na rin ang ulo mo at sinasabayan mo pa ang init ng panahon ngayon. Ano ho mga kator? Pero dahil sa nangyayari sa atin, minsan napapagtanto ko, iwan ko lang, baka isa rin ho kayo sa ganito. Kasi yung iba alam naman natin, yung iba walang pakialam dyan. Oo, yung iba parang dead ma lang. Pero yung iba, nakikisawsaw pa. Tapos yung iba, naghahamon na rin. Yung iba nga eh, yung dating magkaibigan eh, nag-aaway na sa social media. Dahil sa mga kung ano-anong balitang naririnig nila at nakikita nila. Ano ho mga kator? Dahil yan sa nangyayaring batikusan. Batikos dito, batikos doon, no? Na hindi naaayos sa maayos na usapan. No mga kator? Ang mahirap po dito sa atin ngayon, ang mahirap po dito sa atin ngayon, tayo ang magkakabuklod ho dito. Ang problema, tayo rin ho ang sumisira sa pagkakabuklod-buklod ho natin. Nagigits nyo ba yun mga kator? Dahil sa mga padalos-dalos na sinasabi ng iba, na nakakapag-trigger naman doon sa iba, na nakapagbabato rin ng hindi maganda, kaya dyan nag-uumpisa ang mga hindi pagkakaunawaan. Sa nangyayari sa atin mga kator, hindi mo na pwedeng kung ano yung pinag-aralan mo. Hindi na pwede kung ano yung natapos mo. Hindi na pwede kung anong estado meron ka. Kasi sa nangyayaring epidemya, halos nagiging pantay-pantay na. Pero ano itong nangyayari ho sa atin?
Nagsara lang ang ABS-CBN. Marami lang apektado bukod sa epidemyang ito. Ano ho, mga Kator? Nagigis nyo ba kung ano yung gusto kong ibig sabihin dito sa video na to, mga Kator? Ang nakakapagtaka lang dito, bakit yung mga ibang empleyado sa kumpanyang ito dinadamay yung ibang mga Pilipino? Yun lang nakakapagtaka. Di ba parang nakakatanga? Ano ang pag-alam namin dyan? Kung iisipin nyo nga, mga Kator, ha, ito, media ho yan. Media, TV, social media, Mapa TV, o kahit saan man, mga Kator. Alam naming empleyado ka dyan. May nagpapasahod sa'yo. Pero hindi nyo ba alam kung saang pwesto meron ho kayo? Yung mga putak ng putak ho dyan, yung dada ng dada dyan, na kisugigan to, kisugigan yan, hindi nyo ba alam? Lahat ng kinakatayuan nyo ngayon is dahil din sa mga kapwa nating mga Pilipino. Tapos, bakit nyo babatikusin sila? Bakit nyo idadamay sila sa problema nyo? No? Kami pala. Bakit nyo idadamay kami? Kasi pag sinabi mong sambayan ng Pilipino, Pilipino ho rin ako. No, mga Kator? Kita nyo naman, hindi nga ako marunong mag-English dito sa video ko. Kasi Tagalog ang alam ko. Tagalog lang ang naiintindihan ko. Pero pagdating sa mga gantong usapin, mga Kator, napaka-basic lang ho nito. Hindi mo kailangan mag-abogado o kung ano pa mang edukasyon ang pwede mong abutin para maintindihan lang kung ano yung ibig sabihin ng franchise at mga kung ano-ano pa man yan. Franchise man yan, legality man yan, hindi mo kailangan pag-aralan yan para intindihin niya ng gusto. No, mga Kator, napakasimple lang. Tama nga yung sinasabi ng iba. Napakasimple lang intindihin yan, mga Kator. Parang ikaw lang yan. Kung driver ka, alam mo yan. No, mga Kator, kung ikaw isang driver, pag wala kang lisensya or expired ang iyong lisensya, kahit sabihin mong marunong kang mag-drive, kahit sabihin mong professional driver ka, pero wala kang lisensya, wala kang karapatan bumiyahe kung saan saan. No, mga Kator, napakasimpleng uunawain, ba't hindi nyo maintindihan? Bakit kailangan nyo pang maghamon? No? Bakit kailangan nyo pang hamunin ang sambayan ng Pilipino para makuha nyo yung simpatsa nila? No? Yung iba, init na init kung bakit binabash sila. Hindi nyo ba inaisip yan? Ikaw ang nag-post ng video mo sa social media tapos binabatikos ka nila, tapos binabash ka nila, nagagalit ka. Eh, ano na lang yung galit mo na ibinato mo sa mga iba? Di ba? Pero hindi yan ang tinatapik ko kasi ayaw ko nang magkaroon dito ng hiduwaan, ba, mga Kator? Kasi ang mangyayari ho dyan, parang kung pwede nga lang magbarilan ng bawat isa sa inyo, baka nagbarilan na ho kayo. Naghahamon ka ng suntukan ngayon, may napanood ako kanina. Pinuntaan yung ABS-CBN para alamin kung nasaan ka. Alam mo yan kung sinong, alam nyo yan kung sinong tinutukoy ko dito sa video na to, no? Pinuntahan ka, hinahanap ka, inalam kung ano yung number mo. Pero siyempre, wala naman talaga silang mapapala dyan. Sino ba naman sila para ibigay talaga yung number at tirahan mo kung nasaan ka? Wala silang sa posisyon doon para ipagbigay alam yun, no, mga Kator? So, ngayon, pag nagkataon na sayang, no, mga Kator, sayang yung mga pinag-aralan nyo. Sayang yung mga talinong meron ho kayo na nagiging trigger para ho magalit ho kayo sa mga taong walang kaalam-alam dyan. No? Ngayon, kung idinamay nyo sila dahil sa sinabi mo, kasi pag ikaw kasi nagsalita, pag yung sinabi mo is talagang wala kang pinipinpoint or wala kang mga isang taong pinipinpoint, ang lahat ng iisipin ng iba sa pangkaramihan yan, no, mga Kator? Pangkalahatan. O ngayon, dahil sa sinabi mo, hindi ko na kailangan maglagay pa ng video dito kung sino yung taong binabanggit ko dito kasi alam ko't alam nyo naman kung sino yan. Pero syempre, itong video kasi na to, ayaw nating mag-pinpoint kung sino yung mga taong yan kasi hindi naman na talaga kayo bobo, di ba? Alam ko naman masyado kayong updated sa social media, sa news feed kasi nasabi nila. Isa rin ho ako doon, pero nasa akin kasi, no, parang ganito yan, mga Kator. Pag ang isang kasalanan, ha? Kasalanan ba? Pero pag ang isang batas,
linabag mo. Alam mo sa sarili mo, mayroon kang kakaharapin, no, mga kator. Alam ko, alam nyo yan. Ngayon, pag yung batas na sinasabi na yan, ang batas na gawa ng tao na yan, na tayo lang din namang gumawa niyan, ay hindi pala, kayo pala ang gumawa niyan. Pala tayo. Kung sino mang gumawa ng batas na yan, no? At yun ang pinapatupad sa bawat bansa, kahit saan man, basta mayroong batas na ipinatupad. Nakapag-aral ka man o hindi, pero pag alam mo ang batas na pinapatupad, kung saang lupalob ka man ng bundok, kailangan mong sundin yan. No, mga kator? Labag man sa kalooban mo, kailangan mong sundin yan. Kasi pag hindi mo sinunod yan, malamang sa malamang, mapapahamak ka. Di ba? Mapapahamak ka pag linabag mo ang batas. Hindi mo kailangan ng pag-aralan ng abugasya o kung ano paman para maintindihan kung ano yung pinapatupad na batas ng bawat bansa. Napakasimpleng logic lang yan, mga kator. Ngayon, huwag mong i-excuse ang pagiging mangmang. Iwan ko sa iba. Baka nga sadyang nagmamangmang, mangmamangan lang yan, no? Nagtatangatangahan lang yan. Hindi ko alam. No? Pero sa Diyos, ito ha, ito mabanggit natin, no? Pero sa mata ng Diyos, ligtas ang walang alam. No? Depende na lang kung alam mo na. Tapos, alam mo na mali, ginawa mo pa. Hindi excuses yon, mga kator. Pero pag alam ng Diyos na hindi mo alam yan, absuelto ka sa Kanya. Pero yung nangyayaring ganyan, no, mga kator, utang ina, wala nang ibang lumalabas sa cellphone ko, no, sa newsfeed ko, no, sa YouTube ko, no, puro ganyan na lang. Nakakairita na sa totoo lang, no. Ngayon, ang mga Pilipino mahilig sa ganito. Mahilig, putang ina, isa nga rin ako dito, no, nagpupupos sa mga ganito. Mahilig na yan, makikipagsimpatsya, no, magpaparami ng views, magpaparami ng yung papanig sa kanila, no, mga kator. Nagpaparami sila ng mga ganun para mapansin din sila. Pero nalilis na tayo sa mga tamang asal na dapat na pwede tayo, no, mga kator. Masyado na ho tayong nabubulag sa kasakiman, no? Ba't napunta doon sa kasakiman? Basta ganun ho talaga. Kasi ganito, mga kator, no. Kung ikaw ay magpipiling unisente, no, magpipiling ganito, parang walang alam, magiging bulag-bulagan sa mga nangyayari sa ito, eh putang ina, parang napaka-epokrito mo naman yan, no, na hindi ka man lang maapektuhan, no, ka-epokritohan yun, mga kator. Pero ako, saludo ako sa marunong magtimpi, no, kasi alam ko naman, sasabihin ng nila, putang ina, pakialam ko naman dyan. Oh, tama nga naman, tama ka naman nun, tama ka dun, mga kator. Ano nga naman talaga pakialam mo dyan, no? Unang-una, kumita ka ba dahil sa kanila, no? Tsaka ito pala, ito pa pala, isama ko na rin pala ito, no, mga kator. Sa nagsasabi, no? Sa nagsasabi na, putang ina, parang hindi kumatim yun, ah. Sa yung sinabi na, parang ikababagsak na ng Pilipinas yun, yun, na nagsara yung ganung network. Di ba mas meron pang mas malalim na hawlugan dun, no, mga kator? Hindi ko lang humasabi dito kasi ako kasi, mga kator, pag gumagawa ako ng video, kung ano lang yung pumaspasok sa isip ko, yun ang sinasabi ko. Kaya minsan, pag may nakalimutan ako, wala lang akong magagawa kung makaligtaan ko dito sa video na to. Pero minsan naaalala ko yan. Yung sasabihin mo ng dahil sa inyo, no, apektado ang buong Pilipino. Putang ina, mga kator, kahit magsara kayo, wala kaming pakialam dyan, no? Kahit magsara ho kayo, hindi lang ho kayo ang TV or hindi lang kayo ang istasyon pwedeng panoorin. Sa totoo lang, no? Sa, kung naiintindihan mo yan, kung naiintindihan mo at nagigits mo yan, no? Hindi lang ho kayo. Hindi lang ho sa inyo pwedeng mabuhay ang mga Pilipino. Ni pisong diling na, wala nga akong naita sa inyo. Ako personal, no? Putang ina, TV Plus ko nga, binili ko sa inyo, 1499, di ba? Doon kumita kayo, nanonood nga mga anak ko sa inyo, eh. Yung mga kamag-anak ko nga, nanonood sa inyo, doon kayo kumikita. Pero kayo, kami, sa inyo, may napala ba kami? Putang ina, wala naman kami napapala sa inyo, tapos idadama nyo sa sambayan ng Pilipino. Ano yan? Putang ina yan.
Katangahan yan, mga kator. Kabubuhan yan. Huwag niyong bilugin ang ulo. Matagal niyo nang binilog ang ulo ng mga pambayan ng Pilipino. Hoy! Tanginan niyo. Matagal niyo nang binilog ang ulo ng mga sambayan ng Pilipino ngayon. Panahon na. No? Napapanahon niyo na para kaharapin niyo yung mga kabulastugang ginawa niyo. No? Dito sana, wala naman sana dapat dito pwedeng panigan. Kaso, sino bang nag-umpisa? Sino bang nag-umpisa ng mga ganyang batuhan? Alam nyo, kung mayroong mga natutuwa kung bakit nagsara yung istasyon nyo, no? Kung bakit may natutuwa. Kasi kayo ang nauna. Kung maganda lang yung ibinabalita nyo sana, no? Kung hindi lang sana kayo abayas, no? Hindi nyo naman pwedeng itanggi sa amin yan. Putang kita, kitang kitang ebidensya sa inyo. Di ba? Kitang kitang ebidensya sa inyo na kayo ang nagpapakita ng mga bias na impormasyon. Kayo yung nagpapakita ng bias na impormasyon sa sambayan ng Pilipino. Alam niyan at mayroong ebidensya yan, no? Na hindi na dapat isa-isain para sa, isa-isahin pa para sa inyo. Kasi kayo mismo alam niyo yan, no? Alam niyo yan, mga kator. Ngayon kanya-kanyang bati ko sa no sa social media, kanya-kanyang utang ina, wala na. Kung ganito ang mangyayari sa atin, wala, talagang bagsak. Bagsak ang ekonomiya, no? Dahil sa isang istasyon lang, utang ina, kanya-kanya na kayong batuhan, no? Dahil sa ABS-CBN lang 'yan. What the fuck, man? Maraming apektado, no? Akala mo naman utang ina, ikamamatay nyo na nung pagsasara ng ABS-CBN na yan. Uy, real talk to, mga kator, real talk to. Ngayon, putang ina, nagsara, magpakamatay kayo. Ha? Yung kumakampi dyan sa bugok na ABS-CBN na yan, magpakamatay na kayo, iwang ko lang. No? Puta, katarantaduhan yung mga pinagsasasabi nyo, katarantaduhan yung mga iniisip nyo, katarantaduhan na maniwala pa kayo sa istasyon na yan. No? Ako noon, ano rin ako dyan eh. Hindi ko rin naman ipagkakaila na isa rin ako sa 90s, batang 90s, nanood ng Hiraya Manawari, Once Upon a Time. Matinik na yan. No? Utangin na, isa rin ako dyan sa nanonood ng ganyan. Kung ganyan lang din saman sana ang mga pinagpapapalabas nyo, hindi sana masaya. Putang ina, hindi naman yung kardo na apat na taon na, putang ina, buhay pa. Baril dito, saksak doon, buhay pa. Ay, Diyos ko naman. Tapos magkokomento kayo, no? Kanya-kanya kayong po sa social media, no? Putang ina, kiganto, parang aping-api kayo, ah. Yung pagsasara nyo, parang aping-api kayo, ah. Putang ina. Kung sa umpisa pa lang, alam nyo nang ganyan ang mangyayari sa inyo, eh di sana, utang ina, kinala yung may-ari ng company nyo. Boss, utang ina, mawawalan kami ng trabaho pag nagsara to. Ang nangyari kasi, mga kator, naging company yung amo nyo. Akala nyo kasi siguro, mananalo pa yung pambato nyo, no, mga kator? Nung panahon na nakabinbin pa yung kaso nyo, di ba? Mag-i-election kasi ng 2016, mga kator. Baka naman tayo manalo pa ulit para maging madala na lang sa pakiusapan. Utay na, kung ang batas na lang natin pa yun, madala na lang sa pakiusapan. Hindi pag, utay na, pag nakapatay ako dyan, boss, baka pwede naman, pakiusapan na lang. No? Kung ganyan lang din naman ang gusto nyo mangyari, pero mo, putang ina, gagamitin pa tong COVID-19 na to para daw mapending kung ano man yung butang inang yan. Na ba? Na ba nakaka-visit? Pero wala eh. Putang ina, gusto nyo eh. Gusto nyo ang panigan, yung side nyo lang. O yung mga ulol, tang ina nyo, hindi lang kayo ang tao dito sa mundo. No? Hindi lang ang istasyon ang umi-ere sa media. No, mga kator, kaso, hindi ito dapat yung panahon na magbagayan, dapat, no? Kailangan ang pinapayar talaga dito yung pagka-edukado ng bawat tao, kaso, wala eh. Pag inumpisa ng isa, gagatungan ng isa, di ba? Ganun na lang pa nandito, mga kator. Wala akong nananalo. Pagkapwa Pilipino ang kalaban nyo, mga kator. Wala akong mananalo sa atin. Lahat tayo, talo dito.
yan ang tandaan nyo. Pag hindi kayo nagbago sa mga ugaling ganyan, no? Wala. Walang kaunlaran ang bansang Pilipinas kung tayo mismo ang maghihilaan pababa. Sa nangyayaring ganito, putang ina, di ba? Kapwa nating Pilipino rin yan. Tama. Ito, tama bang 11,000 ba talaga yung nawalan ng trabaho, di ba? Yung sinasabi nila. Wala namang masama maglabas ng kung ano yung sinasaulog nila. Di ba? Wala namang masama doon. Ang masama lang kasi, tang ina, yung walang kaalam-alam, dinadamay nyo. Yun ang masama. Ngayon, kung dinamay nyo yung mga taong walang kaalam-alam, abay magpasensya kayo kung balikan kayo. O ngayon, magtatago ka kasi hahanapin ka na nila. Yari ka ngayon. Patay. Isa rin lang naman ako dito sa social media na pwedeng makisimpatya, no? Kung magustuhan mo, edi salamat. Pero kung hindi, kung naintindihan mo yung mga sinasabi ko dito, ha? Kung naintindihan mo, abay, salamat sa'yo, no, mga kator. Pero sa mga susunod na lang siguro na video kasi medyo mahaba na to, no, baka wala na namang manood. So paano mga to, hanggang sa muli, say please, may videos na ako sa ningo.